mga kalian, may bago tayong dating washing machine. Anong sakit nito? Nalanggal. Sa ano, dito sa loob. Sa loob nitong ilise? Oo. Ano ko? Maingay siya? Oo, maingay. Okay. Mamaya ko yan magagawa. Pagka walang gupit, isisingit-singit ko lang to. Para, pero hindi abutin to ng gabi. Sige. Mamayang gabi kuha to. Sige, sige. Ay, mga kariyan, bago na naman dating. Maingay daw, maingay. Mamaya, gagawin natin yan. May customer tayo sa gupit. Sisingit-singit lang natin mamaya pag wala na tayong customer sa gupit. Okay, dyan na muna yan. Yan, natapos na po tayo sa gupit. Nawalis na buhok. Visual inspection tayo. Ang tapak po nito ay Sharp Gigawas Junior Sharp ESW500 single tab. Maingay daw po ito. Tingnan natin kung bakit maingay. Suspect natin kasi kapag maingay gearbox, parang maluwag na ang gearbox. Visual inspection and observation tayo. Naririnig nyo, lumalagatok. Posibleng sira po niyan gearbox. Yan, pag ganyan. Tingnan natin yung motor kung okay naman. Gagamit po tayo ng tester. Naka times 10 po yung tester natin. Gagawin natin, nakalibrate na po natin yan. Ikabit lang po natin yung test probe doon sa plug line 1, line 2 ng washing machine. Yan, ganyan. Naka times 10 po tayo. Ipihit po natin yan, yung timer. Kung normal yung resistance niya. Yan. Tapos tingnan natin yung ohmmeter. Ayan po, parang masyado mataas. Masyado mataas ang resistance. Dapat yan po ay nasa 450 ohms to 150 ohms. Ganyan lang po dapat. 50 ohms to 150 ohms. Dapat dito po ang palo niyan. Banda. Hanggang doon. Sobrang taas po. Ibig sabihin abnormal po yung resistance. May problema po yan. Hindi lang maingay yan. May problema pa yan. May iba. Base sa ating observation. Ayan po. Yan. Click. Tumutok, tumutunog po. Pag click niya, doon lang ang palo. Mataas po yan. Abnormal po yan. Pag hindi timer yan, motor ang problema. Kaya check upin po natin yan pag binaklas na. At ito po ay suspect rin natin. May problema po yung timer. Suspect na po yung gearbox sa ingay. Tapos sa operation ng motor niyan, may problema pa. Yung timer, abnormal po yan. Yan po. Naririnig nyo, pag click niya, doon lang siya pumapalo sa nasa 750 ohms. Mataas po yan. Kumbaga, mahina pong umikot yan. Dapat dito po ang palo niyan. Banda. Doon lang po pumapalo. Mababa yan. Abnormal po yan. Mataas po ang reading. Dapat dito lang sa medyo mababa resistance. Abnormal po ang operation ng timer. May problema po sa timer. Sa ganyang sira, posibleng timer. So, bubuksan po natin dito. Yan. Buksan po natin muna dito. Baklasin po natin ito. Tanggalan ng takip. Balik yung turn yung screw para hindi mawala. Yan. Bubuksan po yung mga kariyan. Yan po ang loob. Obserbahan natin. Malinis naman. Okay naman. Ibig sabihin, walang tagas yung gearbox. Okay, ito dito. Pero maingay siya. Parang may problema yan. Umaya na yung gearbox. Unahin natin yung problema sa motor. Kasi mataas ang resistance niya. Tingnan natin ito. Tanggalan muna lang natin ng clip. So gamitan natin siya ng tester. Para ma-check natin yung resistance niya. Set natin sa ohmmeter times 10. Parang electric pan lang. I-calibrate sa 0. Okay, sakto na. Okay, double check. Okay, calibrated. Ngayon, hanapin natin yung pinakangkumo ng motor. Che-checkin natin yung resistance reading niya kung normal dito sa ilalim. Kasi pag sa plug tinesting, ang resistance ay napakataas. Dapat ay mababa lang. Hindi normal yung mataas. Mahinang umikot pag ganun. Ito yung common. Kita natin yung isang linya. Kita niya? Yan yung common, yung kulay itim, isang linya lang. Makikita nyo yung reverse and forward terminal, ito yon. Blue and red, nakahiwalay na. Huwag kayong marilito kasi yan o. Sharp po ang ating ginagawa. Ngayon, tanggalin natin to. Direkta natin i-check yung motor. Yan, ito.
Ito yung papunta sa timer. Mamaya natin checkin yan. Bitawan yan. Dito tayo. Yung isang test probe, itusok lang doon sa common terminal. Ayan, nakatusok na po. Ayan, nakatusok. O, pabayaan yun doon. Tapos checkin natin itong reverse and forward terminal. Ito po yun. Dalawa na yan. Tingnan nyo po yung reading. Kung bababa siya. Kasi mataas kanina doon sa plug. Ayan po. Pumalo po ng 4.5. 4.5 times 10 equals 45. 45 ohms. Normal po yan. Yung kulay blue po yun. Sa red naman ilipat natin dito. Yan. Parehas po. Reverse and forward terminals. Parehas ng sukat. Yan. 4 point something. Ibig sabihin, normal po yung resistance ng motor. Buo po yan. 4.5 plus 4.5. Dito natin masusukat yun. Sa red end, lipat po natin. Tinanggal natin sa common. Lipat natin dito para malaman natin kung buo talaga siya. Dalawang wire tinanggal sa common. Ito namang dalawa, blue and red. Yung reverse and forward. Sukatin natin kung ilan. 4.5 yung dalawa kanina. Ngayon, 9. 9 times 10, 90 ohms. Ibig sabihin, 4.5 plus 4.5 equals 9 times 10, 90 ohms. Ibig sabihin, yung dalawang sinukat kanina, pag pinag-plus, dito sa dalawang terminal na ito, reverse and forward terminal, ay sumusukat siya ng doble. Nag-times 2 siya. Nakuha? Normal po yan. Samantalang kanina doon sa plug, sinukat natin dito, ibang reading, mataas. Confirm na ang problema ay timer. Nakuha. Hindi po magiging normal ang ikot po. Lalakas-hihina po yung ikot ng ating motor. Kaya magkakaroon ng maingay din na ilisi. Kaya medyo kalagkag. Yun po yun. Pero chichikin pa rin po natin yung gearbox. Kasi baka buo pa rin yun. Babaklasin natin mamaya. Pero magpapalit po tayo rin dito ng timer kasi confirm natin na timer ay may problema. Mamaya po natin makikita ang pagpalit ng timer. Baklasin po muna lahat ito habang wala pang nagpapagupit. Nanakaw-nakaw lang tayo ng oras. Ngayon po ay schedule ng gupit 8 to 6. Yan, panggabi po kasi ang repair. Okay? Okay, tanggalin po muna natin ang screw. Yan. Okay. Papalit po tayo ng timer. Ito siya. Yan yung kanyang timer. Ito. Ang gagawin natin dyan, ito po. Ito po pala yung repair na. Yan o. Repair na siya. Putulan natin. Para meron siyang palatandaan. Iwanan natin ang putol na wire. Yan, may dilaw sa blue. Yan, may tira konti para pag binalik mamaya ay hindi tayo malilito. Yan. May tira. Yan. Iwan natin yan dyan. Tapos, i-confirm natin kung talagang sira yung timer. Yan, balatan natin siya. Tapos ito, yung tester, nakaset sa times 10 pa rin yan. Nakaset sa times 10. Nakakalibrate na rin yan. Yung pinakang common niya ay yung white. Kasi ito yung reverse and forward, yung red and blue na testing na natin sa baba. Ito yung white, nakakonect sa brown. Ito yung common ng ating timer. Ito yung timer. Ang ganda pa ng timer pero may problema na. Ayan o. I-connect natin isang probe doon sa common. Tapos pihitin natin ito. Ayan. Naka-on na po yun sa ilalim. Pinihit ko na. Tapos tingnan natin kung mag-on. Ayan. Kita ba? Tingnan natin kung papalo siya. Ayan. Wala. Di sa kabila. Ayan o. Ayan. 300 po ang nasusukat. Dapat yan ay shorted. Mataas ang resistance yan. Ibig sabihin may problema nga yung timer. Ayan. Oh, di ba nawala, nawawala-wala sa kabila, lumilipat. O, oh, nag-click na siya pero hindi pa nag-on. Eh, problema po yan, napakataas ng resistance. Yan, wala. Oh. Dapat meron yan dyan sa dalawa, isa-isa lang. Palit-palit lang sila. Ayun, oh, ito lang gumagana yung red. May problema po yan, napakataas. O, yan, 50 naman ang nasukat. 50 times 10, 500 ohms ang nasukat. Sobrang taas po yan. Eh, isa, dapat yan ay shorted. Continuity testing po yan. Ang tinetest natin ay continuity, kaya dapat shorted yan, nakasiro dapat, palos agad. Wala po, pumapalya-palya po yan. At mataas din ang resistance.
Punpun po nasira yung timer, papalitan po natin yan. Kukuha po tayo ng bago, ito. Yan. Detestingin natin yung bago. Subukan natin dito i-connect. Pambalatan natin yan. Huwag uubusin dahil para alam natin ibalik mamaya. May tira lagi. Yung brown, yung bagong brown ng timer ito. Tapos yung yellow, may palatandaan tayong yellow doon. Doon natin i-connect yung yellow. Kahit hindi kayo marunong sa electronics o electrical, sundan nyo lang to, makukuha nyo na. Ayan o, pula sa pula. Ayan. Ibig sabihin, nakakonect na. Huwag natin iti-tape kasi testing lang yan. Kunin natin yung pampihit. Okay, dito na lang. Ang gawin natin, dyan muna yan. I-connect muna natin dito sa baba. Ito, ito. Malinaw ba? Ayan o, yan, dyan na yan. Hindi magkakamali kasi mayroong sakit. Sakto lang yan dyan. Balik natin yung reverse and forward terminal ng motor na tinanggal kanina. Okay, connection, tama. Good. Balik tayo dito. Tapos, pihitin natin ang timer. On muna natin to. Yan. Ito. Naka-on na siya. Testingin ulit natin yung plug. Ito. Line 1, line 2. Naka-times 10 yun. Calibrated yun sa times 10. Tingnan natin kung mag-on siya. Yan. Pumalo po. Normal na po. Normal na po. Ito po yung connection niya. Normal na po yung reading. Oh. Yan. Reverse. Yan. 4.5. Times 10, 45 ohms, yan, yan, forward. Forward po yan. Yan. Tapos, re-reverse naman siya ulit. Reverse. Normal na po ang reading. Parihas. Reverse and forward. 45 ohms po ang nasusukat. Normal po yan. Tama-tama po yan. Kanina kasi, nung hindi pa napapalitan yung timer, nandito. 750 ohms, mataas po yun. Mataas yun, hindi yung normal. Yan po ang normal. 4.5 times 10, 45. Yan. Normal na po yan. Ibig sabihin, confirm yan. Ito ang sira. Ipipix lang po natin doon. Tapos mamaya, isusunod natin. Pagaganahin natin ito, madali lang naman magkabit yan. Ipipix natin. Ito ang ilalagay natin. Tatanggalin yung sira. Tapos pagaganahin natin, pag maingay pa rin, ibig sabihin, babaklasin natin yan at kukunin yung gearbox. Papalitan din. Okay? Okay. Patayin muna ang camera. Okay mga kabilan, tinanggal po natin itong luma na timer. Ganito po itsura niya. Magkaiba po itong luma at saka doon sa bago. Ganito po yung luma at yung bago ay iba. Tingnan niyo po yung bago. Yan, ganito lang po itsura, hindi kakasya po doon. Magkaiba. Wala tayong available na ganito. Mapapansin niyo, direkta siya. Oh. Meron siyang pinakang housing na. Kaya may problema. Hindi kakasya doon. Ang gagawin natin, dapat palitan na lang to kasi mahirap magkalikot nito. Gagawa na lang natin ang paraan ito. Kasi no choice. Kasi hindi kakasya yung bago. Ito pa rin ang pagaganahin natin. Pwede po yon. Gagawin po natin ang paraan. Babaklasin po natin ito. Maingat lang ang pagbaklas kasi ito ay mahirap. Referin. Tatanggalin po ulit natin yung bago na yan at ito po ang ibabalik natin. Pagaganahin natin pilit ito. Kasi no choice, kasi ito ang kasya doon, bihira po ito. Bibili pa tayo ng ganito, malayo po ang bilihan. Gawa na lang natin ito ng paraan ngayon, para lang matapos ito. Pagtsatsagaan lang natin to. Hindi ko na lang ipapakita sa camera kung paano repairin to. Tukuti natin yan. Asahin lang natin yung plate niyan, plate lang naman yun. May mga amag-amag lang, kaya walang contact. Kaya mataas ang resistance, medyo makapal na yung pinakang carbon niya doon sa contact point. Kaya gagawin natin, babaklasin natin ito at hahasain natin yung pinakang copper plate doon sa ano, sa loob, yung contact point. Okay, hindi ko na po ipapakita sa camera. Pag naayos na po ito, tatanggalin natin yun at ibabalik lang po ito. Patayin muna ang camera. Okay mga karyal, eto, naayos ko na to. Okay na siya. Normal na siya, nakot na kalihan na natin yung pinakang contact point sa ilalim yan. Gumagana na siya. Hindi ko na pinakita sa video kasi medyo matagal. Higit kalahating oras bago matapos. So ngayon, kukunin ulit natin yung bago. Ipapalit natin itong luma. Kung gagawin natin, ganito. Tutuloy niyan, lagay ng tira para hindi malito. Kung kayo malilito, lagay ng palatandaan. May mga dulo yan. Yan.
Ngayon, ito yung common, yung white. Ang gawin natin dyan, tanggalin natin ang balot. Putulin. Tapos, balatan. Tapos, i-connect natin dito yung kulay brown. Ito yung brown. Yan. Kasi yan yung pinakang common terminal ng ating timer. Yan, ganyan. Yan. Ganyan lang. Tapos, balutan lang natin ang electrical tape para ma-insulate siya at hindi magkaroon ng short circuit. Yan. Tapos, ito yung red. Red. May palatandaan yan. Balatan. Yan. Tapos, i-connect yung red ng timer para yan sa reverse and forward wire. Balutan ulit ng electrical tape kasi minamadali natin to, baka may sumingit na naman na magpapagupit, maabala na naman tayo sa pag-repair. Panakaw-nakaw lang tayo ng oras sa pag-repair ngayon kasi schedule ng gupit araw. Ayan, kulay yellow naman, nasa para sa kulay yellow, nakaduktong sa kulay blue. Ayan. Ganun lang po ang pagduktong ng wire para hindi kayo nalilito. Kung hindi kayo sanay sa ganito, lagyan nyo ng mga tira na wire para yung color coding hindi nyo makalimutan at hindi kayo magkandaligaw-ligaw. Madaling ikabit kasi may palatandaan na naiwan. Yan. Balutan ulit ng electrical tape para hindi mag-short circuit. Yan. Okay na yan. Tapos ngayon, tetesterin natin ngayon itong plug. Naka times 10 tayo dyan. Ohmmeter. Calibrate siya 0. Ayan. Ngayon pwede na line 1, line 2 ng plug. Ito. Tingnan natin kung gumagana yung ginawa natin. Ni-repair natin na lumang timer. Ito, nakakabit yung line 1, line 2 ng ating ano, test probe sa plug. Tapos pihitin natin to, titingnan natin doon kung magno-normal ang reading. Tingnan natin ha. Ayan po. Ayan. 4.5. Gumagana po yung ating timer. 9 seconds po siya bago mag-reverse. Ibig sabihin, matagal siya bago mag-reverse. Yan po, medyo matagal po yan. No? Bibilangan natin kung ilan seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 seconds po siya bago mag-reverse and forward. Okay, gumagana na po yung ating kinalikot na lumang timer. No choice kasi, kaya pinagtiyaga ang gawin. Ngayon, ipipix na lang po natin ito. Hindi ko na ipapakita sa camera dahil masyadong mahaba na. Ikakabit ko na lang po dyan sa kaha niya. At saka natin pagaganahin, pag maingay pa rin, saka natin baklasin yung gearbox. Ayan mga karyal, na ikabit na natin yung timer. Chichikin natin yung gumagana na itong ating washing. Sasaksak natin. Susubukan natin kung gagana. Para makita natin kung may sira ang gearbox, ipigilin natin ito. Basta ito ay nalipigilan, yung problema ng gearbox. Yan, maingay nga. Okay siya pag reverse. Pag forward, may problema. At least pag forward. Pero pagka reverse, matigas. Okay siya pag reverse, pag forward, may problema. Palitan na po natin yan. Papaklasin natin ulit. Nagre-release yung gearbox. Kaya siya nagiging maingay. Okay? Sige, patayin muna natin camera. Ayan. Sa labas na ng kalsada natin yan. Mabaklasin. Kasi masikip sa loob. Dito tayo gagawa. Sa kalsada. Tanggalin natin to. Yung pinakang ilisi. Ayan. Tanggal na. Itabi lang natin. Ayan po ang pinakang lalim niya. Maraming init. Nandito tayo sa kita ng katawan. Ito, yung gearbox. Baklasin natin yan. Apat na tayo nilo dyan. 1, 2, 3, 4. Okay, baklasin lang natin.
tornillo tabi. Tapos ito yung gearbox niya. Gastado niya. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ang ipin. Hahanap tayo ng gearbox na kapalyas nito. Hindi na po natin re-repair ng gearbox. Baka lang mag-back job pa. Para sigurado, palitan na lang natin ng bago ito. Wala tayong alalahanin na back job pagka pinalitan natin ito ng bago. Pagka no choice, kakalikutin na naman natin to. Kaso, may pamalit tayo nito, kaya walang problema. Kung wala lang pamalit, saka natin ito gagawa ng paraan. Pero ngayon, nagmamadali tayo, matatagalan tayo. Palitan na lang ng bago ito para wala pa tayong alalahanin sa back job. Okay? Okay, mga karyal, meron na tayong bago. Ito yung bago. Yung puti, ito yung luma. Papalitan na natin siya. Magkasukat yan, parehas lang. Sampo ang ipin. Bago ikabit, linisan muna to. Ang dumi. Malinis na siya. Salpak na natin to. May guma dyan. Dapat may guma para silyado. Hindi tumagas ang tubig. Okay, sapatan lang po ang paglagay. Yan. Kabila naman. Okay, sabay na higpitan lahat. Tapatan. Yan. Okay na siya. Ipapakita ko lang sa inyo yung loob nito. Magtataka kayo dito. Wala siyang connection ng kapasitor. Malinis dito. Pagnaan. Kasi ang kapasitor po ng Sharp na washing machine na single tab na katulad ng modelo ito ay ang kapasitor po ay nandun, oh. Mandar. Nakahiwalay po yung wire niya dun sa pinakang terminal ng washing machine. Nakahiwalay po yung para sa kapasitor. Ayan po. Nakahiwalay po yan dyan. Nakatago. Ngayon, i-prepare na po natin ito. Itong belt. Kasi ibabalik na po natin itong kaha niya. Tara, tingnan natin ilalim. Ganyan. Katapat na siya doon. Sakto-sakto lang. Okay, ihikita na po natin yan. Yan, nakakabit na po yung belt sa ilalim. Ito po yung washer. Ibalik. Kabit na yung LC. Okay, okay na po yan. Testing na po natin yung pag-alahin. Natin kung tatagas sa ilalim. Okay, wala pong tagas. Tuyo po. Tuyo-tuyo po yan. Maganda ang pagkakalagay ng rubber. Sakto-sakto lang. Subukan natin isaksak sa 220 volts. Mamaya na natin ipik. Nakasaksak na. I-on natin. Ayan po. Gumagana. Okay mo po yan. Okay mo po yan. Hindi na po siya malinay. Ang lakas. Lakas sa pinto dito pas. Yan. Nasang bulat. Tignan natin. Kumatigas. Okay po yun. Yan yung forward. Kanina, hindi naman ganun. Yan po yung reverse. Okay po ka. Malakas. Yan yung reverse. Yung forward kanina, hindi gumagana na rin. Yan forward po yan. Yan gumagana na po. Matigas na. Malaman. Okay, mabon na. Fix na po yan. Okay, i-fix na lang po natin at bibinisan para pagdating ng customer, kukunin niya mamaya. Okay na po yan. Hindi po inabot pang maghapon sa atin yan. Goods na goods. Yan. Yan, diretso ang pag-ikot. Nagre-reverse and forward. Sa ating minamahal ng mga subscribers, sa mga supporter niyo, maraming salamat po sa inyo. Hindi po kayo nagsasawa sa aking video. Doon sa mga bago magsusubscribe ka lang, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Karyal, pagka ganyan palang sira, maingay siya. Ang papalitan nyo lang gearbox.
At saka yung katulad ng siran nitong shop na ito, ay ito ay medyo nagkakaroon ng problema ang timer. Pinayos po ang timer, inayos na din, ginawa natin ang paraan, naging ayos naman ang timer. So yung ingay nanggagaling po sa gearbox. Yung abnormal operation po niya galing sa timer. So ang inayos po natin bali dito ay dalawa, yung timer at saka yung gearbox. Yun po ang dahilan kaya ito ay nagkakaroon ng problema ng washing machine na shop na ito. Base sa ano sa mayari, maingay daw. Ayan, pinalitan natin ang gearbox. Okay na siya ngayon. Ganun lang po pala ang sira kung sakaling may kapareha sa mga washing machine nyo na error na katulad ng ganito. Ganyan lang po ang gagawin.